Morning, so kung bago ka pa lang, please like and subscribe, comment niyo po, share at saka subscribe and like po. So, ito po ang topic po sa health tips and advice, basta part 2, basta series to sa mga babies po. So, alam ko mga babies is nakakasakit. So, nakakalito talaga guys, malaki ang gasto, medyo mahirap lahat. So, malaman natin ang baby. So, ito lang po masasabi ko sa baby. Ang mga baby po ay, diba, may mga lagnat, ubo, sipon. So, wala, kasi mga baby guys, hindi po sila pwede sa herbal. Wala pong baby na bigla sa herbal guys, kasi mga bata is, ano yan. Ang number one na nakakasakit guys, yung mga bottled milk, yung sa mga bata, sa mga babies. Kasi ang bata guys, hindi yan pwede sa herbal. Kasi they are baby, they are sensitive. Ang ano lang, ang kailangan nila si gatas, yung suso ng babae, yung breastfeeding. Kasi pagkaganak ng bata, ang pagkaroon ng bata guys, pinaplano po yan. Kasi ang pinaka-nutrition ng bata at saka yung immune system nila, yung breastfeeding ng babae. Doon sila kumukuha ng antibodies, lumalaban sa mga sakit. Sabi nila, yung mga vaccine, pwede sa inyo, pwede sa inyo, pwede hindi. Pero depende sa inyo guys, ano bang paniniwala nyo. Kasi iba-iba ang mga tao. Kasi ang baby guys, umubo yan kasi medyo yung mga bottled milk. Ang important as a baby talaga, ano, kasi hindi naman sila pwede na pag, ano, ng bayabas, yung lagundi. Kasi baby yan eh. So, pinaka-importante, check up nyo talaga sa doktor yan. Ang pinaka-importante rin sa mga baby, breastfeeding talaga, yun lang talaga. Suggest. Dapat ang mama, yung ina na nagbubunti sila, dapat malusog sila. Nagpa-practice ng healthy lifestyle. Kasi hindi po biro ang magkaroon ng bata. At saka, yung mama, ang anak, umaasa lang yan sa ina. So, dapat ang ina may folic acid siya sa pagbubuntis pa lang. At saka yung bottle milk kasi, kailangan talaga siya ng ano, kasi yung mga bottle milk, yung mga dilata na gatas, sa mga baka na yun eh, mga baka, kalabaw, or cows, hindi sa mga hayop siya, hindi talaga sa tao. Then, pinaprocess na siya. Ang inaavoid lang po sa mga bata, yung mga below 1 years old, dapat po, i-avoid po lang po siya ng ano, mataas na karne at asin. Kasi makakasira din sa bata. Kasi ang kinakain ng bata, kunti-kunti lang talaga yan. Kasi especially sa mga infant, yung mga bata, talaga mga babies. Ano lang, kunti-kunti lang, maliit na carrots, maliit na kalabasa. Diet lang ang mga babies. Kasi mga babies, nilagaan ko. Kasi breastfeeding talaga ang pinaka-idea guys sa mga babies. Kasi sa 4 months, kailangan siya ng vitamin A, maliit lang. Miligras, vitamin A, vitamin D, calcium at iron. Kasi ang gatas, calcium po yun. Source po ang calcium. Sa kasi baby, lagyan ng vitamin D sa araw. Kasi yun lang daw makakuha nila. 20 minutes naman, di ba? Sa alas 6 ng umaga kasi doon ang vitamin D source. So, dapat si mama, ang kalusugan ng anak, nakabase din sa kasipagan ng ina. Kung gaano ba siya ka-responsible at ano bang gagawin niya. Sa kasi mama mo, si baby, ang calcium para sa baby, sa heart niya, at sa kasamasa ni baby, mga vitamins, vitamin C para kanin baby, kunti-kunti lang, mga kiwi, kunting gamay lang, kunting lagay sa baby, yung mga, iba yung 1 year, 1 month, iba yung 3 months, iba yung 7 months, so, pinag-study talaga yan, pinag-prepared nyo, ano dapat yung gagawin, kakain. Dapat si mama, si mother dapat healthy siya. So, kailangan din ng vitamin D para mag-absorb si calcium. So, yun po guys. Sa babies. Dapat may tubig din si baby. At saka malinis yung paligid niya, yung lugar niya. Kung saan siya nahiga. Baka, so, si mama napaka-busy yan. Dapat swelduhan ni papa yan. Ni baby. So, ang importante lang, iwasan lang yung mga sugary. Sugary ni baby at saka yung mga pagpapawis niya, dapat linisan nyo siya. At saka dapat didibawa si baby. At saka yung mga gamit niya, dapat sa mga daga, linisan nyo kaagad. Yung gatas, yung mga bottle, may linisan nyo kaagad kasi may mga bakterya yun. Hindi siya maayos ng maglinis, kulang pa ng vitamin si baby.
magkakasakit pa si baby. Mga fruit juice, maganda sa kamama, sa kakunting acid sa mga prutas, mga citrus, o ano, kunti lang, basta at least available araw-araw. Kasi kung hindi kaya ganun guys, malaking gasto kasi hindi naman supposed to be dapat si baby magkasakit kasi may gatas naman siya, inalagaan naman siya. Bakit siya nagkakasakit? Baka yung mga bottled milk, hindi nyo nalilisan kaagad, linisan nyo. Kasi baka ang source dyan po, yung lagayan ng gamit nyo, baka dinadaanan ng daga, o baka walang nutrition si mama, yung may mother niya, o hindi nyo pinakaan. Kasi yung babies, pinakain lang niya 6 months lang ng prutas, or mga 1 year. Hindi po siya papakainin ng bata pa. Mga bottled milk, dapat malinis talaga ang lagayan nila. Saka maglaba, yumutain ni baby, maghihi, basta marami. Hindi siya papaliguan pa si baby. Saka kailangan din ng iron si baby. Diba? So, wag. Ang gagawin mo, ano? So, ganun guys, linisan nyo kaagad. Mga 3 or siguro mga bottle milk, tatagal lang yan ng 2 to 3 hours. Pag lumagpas ng 3 hours na yan, ano na yan, fermented na, may mga bakterya na yan. Pwede na siya pag, ano, pugaran ng mga bakterya. So, pag tamad ka maglinis sa lalisa ni baby at saka maglalaba, makakasakit si baby, guys. Sa kunting carrots, kunting, ano, papakain mo ni baby 6 months or 6 months, pwede na, 6 months, 5 months. Papakain mo siya ng kunti-kunti at si mother more healthy at saka yung mama kailangan ng malunggay para malusog siya sa kakalamansi. Balance diet lang guys sa mga pregnant ay sa mga babies po. Sa mga mama nito nang major na kan balance diet, hindi ka constipated. Bawal sa mga doktor, huwag masyadong masaming sa mga bata, sa mga baby, sa mga bata, iwasan yung laging pakain ng mga matamis, yung mga candy, yung mga processed food kasi makakahina yan sa immune system. Lagi pa lang kain ng karne, mali-mali pa ang pinakain ng baby, yung bata. So tuloy, magkasakit, walang tubig, marumi pa yung paligid, at saka si baby, yun lang. Alagaan nyo talaga siya. Kasi para hindi siya magkasakit. Yung pag-alaga, dapat yung gatas, tandaan, 2 to 3 hours lang yan, tatagal yan. Kasi mag-ferment na yan, maraming bakterya. Pag maabot ng 5 hours, tapon nyo na yung lagayan kaysa magkasakit pa si baby kasi mahinang yung immune system ng bata. So, pag bottled milk, pero kung breastfeed pa siya, pero kailangan pa talaga ng kalinisan sa paligid. Yung kusina, yung CR. Kasi guys, nung kaubo ako dati, yung nakarang linggo kasi hindi na ako masyadong inubungan sa recording. Kasi yung lagayan ng plato, dapat malinis yung CR, may naka-chlorine every week. So, dapat si Papa, dapat responsible sa kanyang asawa, sa kanyang anak. So, nakadepende po lahat guys, pero kung irresponsible tayo, magkarami tayong sakit. Madali magkasakit, mahirap magpagamot. So, hindi po siya ma-explain po. Kasi mabuti, iwasan yung mga sobrang kain ng karni, sobrang alak, grillo, saka yung mga matatamis na mga pagkain, kain ng prutas, gulay. Balance diet po araw-araw. Para si baby malusog po at saka yung citrus isang araw. Para si baby, ano, saka bawalin ni baby ng ano, yung napubuntis, magalitin. Dapat happy, hindi malungkotin kasi malulungkot din si baby. So binuntis yung pinanganak at saka yung mga bata. Yung mga bata, huwag masyado pakain ng mga tinapay, mga sugary foods. Pakain mo sila ng mga prutas, i-promote niyo sila. Kasi magkakasakit din sila, ang mga bata at babies. Pakain niyo sila guys, ng ano. Turuan niyo siya paano magluto, importante ang prutas. Hindi puro mga, tawag nito, mga carbonated drinks, yung mga zesto na yan, mga juice, wag yan guys. Hindi siya sa zesto. Kahit prutas siya, hindi siya pwede. Kasi carbonated drinks siya eh. Parang soft drinks, acidic siya. So, soft drinks sa mga bata, iwas din yan kasi magkakasakit din ang mga bata na yan. Sa kapagsakit nila, ikaw magagasto, ikaw na parents, ikaw mahirapan. Dapat ikaw mag-enforce sa kanila, ikaw magturo sa kanila. Huwag kang magpadala anong sabi ng bata. Ikaw magtuturo anong dapat gagawin. Hindi ikaw naturuan din sa bata. You are the leader of the child. So don't let the child control you. Control them. Kasi kung magkasakit sila, ikaw magkaproblema. Ikaw magkakasakit, ikaw magagasto. So, ganun lang po, guys, ang mga bata. Huwag niyo silang
Turuan niyo siya, pero huwag niyo lagi pagkagalitin. Huwag naman siya. Ah, importante dyan, yung mga junk foods, mga soft drinks. Iiwas talaga yan nila. Ipaliwanag mo kung bakit bawal. Huwag mo sila pagalitin na walang dahilan. At saka huwag mong, lagi mo siyang i-discriminate. Importante sa mga bata ay yung lakas ng loob nila. Saka confidence. Saka mga vitamins mo, balanced diet sa mga babae. Yung mga bata, alagaan nyo. Sa iyo na talagang, bakit ka nanganganak? Kasi importante niya sa inyo. Yan ang kaligayahan nyo. So, be responsible po na para hindi po sila magkasakit. Para hindi kayo magagasto ng malaki. Malaki ang gasto ng bata. Magkasakit pa yan. So, ganun na po guys. Mga ubo, sipon, baka reaction ng katawan yan. Or marumi ang paligid nila, hindi malinis. Kasi nakakaubo yan, mga alikabok. Or kulang ng nutrisyon, or tubig, or kulang ng tulog. Pero kung maalaga ng ayos ng bata na yan, magkasakit pa talaga pa rin. Pero hindi malala. Kasi yung mga bata na bata pa lang, parang matindi na ang sakit, may mga buko na, may mga cancer na, patindi naman sana ang mga baby ganun. Baka sa pagbubuntis yan, kasi related yan sa pagbubuntis at preparation sa ina. Kung paano sila nagbuntis, baka maalak sila, mabisyo, walang constipated sila, walang balanced diet, hindi nila alam ang mga bawal sa doktor, kain lang ang kain. So, be responsible po. Huwag po kayo magpadala sa tiyan nyo, sa sarap ng dila nyo. Dala kayo anong dapat tamang gawin. Kasi, mapuprone tayo ng maraming problema. Hindi ko naman sinabi perfect. Mapuprone tayo sa problema. Ito sabi ko lang ang totoo. Mapuprone tayo ng problema kung hindi natin alam paano maging healthy. Healthy talaga ang kailangan. Kasi pag healthy ang mama, healthy din ang anak. So, be responsible parents. Kasi, talagang kayo magproblema. So please like, subscribe, comment, and share nyo po. Thank you guys.